Maliit man o malaki, malinis man o madumi, ang mga ilog ay may ginampanambahagi sa agos ng ating mga buhay. Kung hindi man ito kukuhanan ng tubig na iinumin o kaya ng yaman dagat na kakainin, ang mga ilog ay nagsisilbing daanan din na pwedeng maghatid sa atin sa iba't ibang lugar. At para sa maraming Pilipino, ang mga ilog ay naging palikuran, labahan, laruan at pasyalan. Pero meron din ibang mga ilog, tulad na lang nitong nasa Barangay Timbao sa Laguna, na sinasabi nilang nagiging sanhi ng kamatayan. Ako si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata. Ano yung tsura? Kulubot ang mukha, kulubot. Malasa ng pandinig. May yumayakap sa akin. Malawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Dito sa Barangay Timbao, Binyan, Laguna, may tinatawag ang mga residente na ilog bukete. Ayan po ay isang irrigation canal. Ayan po ay ginawa pa ng mga panahon na 18th century. Na yan ay para masuplayan ng patubig ang buong mga magbubukid sa bayan ng Binyang at higit pati rin ng Laga Santa Rosa. At dahil bukas sa publiko ang minidam na ito, na mayroon ding munting talon, marami ang naiinganyong maligo dito. Maganda yung tubig niya dahil siya ay isa sa mga likas na yaman o yung natural resources na tubig o galing sa bukal. Kaya masasabi natin na napakasarap paliguan. Ang mga taga Manila nga halos dumadayo pa sila dyan para maligo. Running waters yan na hindi siya nalalabo. Hindi naman siya ganun kalalim pero masarap siyang paliguan. Ayon rin kay Mang Juanito, isa sa matandang residente ng lugar. Dati-rati, walang kaakibat na panganib ang paligo rito kahit pa malalim na ang tubig noon. Naliligo na rin ako dyan. Hindi naman pag-iwas yung magaling din ako naman. Naliligo na ako dyan. Wala ka namang paparnanja sa dam na yan ng mababaw na ikain may katulad niya. Makakapaligo kasi hanggang dito. Hindi ka makakapaligo. Pani, lampas tao yan. Doon, pag-ikit ng tubig na yan dyan, wala nang mababaw. Wala na kayo. Hindi kayo makakataka dyan. Nang may kain niyo kayo maglalakad, isa sa tabi. Dito eh, hindi sila makakapaglakad eh. Nang katulad ginagawa ng mga bata niya, malalim ang tiwa niya. Ngayon mababo na yan, saka naman may nalulunod, may namamatay. 1990, nang may malunod na batang lalaki sa ilog. At pagkatapos daw nun, nagsunod-sunod na ang mga trahedya at kababalaghan sa ilog. Kulang-kulang isang linggo siya na hindi lumulutang simula nung mawala. At nung una pa nga hindi pa nga namin maisip kung siya ba talaga ay nalunod o kung ano man dahil sa liit naman ng lugar, napaka-imposible hindi siya makita. At hanggang sa nga isang pagkakataon nga na nagsama na sila ng isang espiritista na kung saan tumapik siya sa puno ng mangga at sinabi niya na maawa ka na sa kanyang pamilya, matagal na siyang hinahanap. Sa mga pangyayaring yun, mga ilang segundo lang, bigla siyang lumutang. Lumutang siya na hindi pa dapa o pahiga, kundi patayo. Doon din, nagulat yung mga tao, yung mga nagsisisi doon na naghahanap. At bigla na lang silang nagbulwasan sa nakita nila na pangyayari. At ang mga sumusunod nga, halos taon-taon, may namawala doon na bigla na lang naliligo, bigla na lang namawala. Wala noon. Natakot na ang mga residente na maligo sa ilog. Dagdag pa ang mga pangit ay nakikita rito. Ayon sa gwardiya rito na si James, madalas daw siyang mapaglaruan ng di umano'y multo ng bata. Pag umaga po, pag nagro-rubbing ako, parang may nakikita po akong ano dyan. Parang bata po na bigla nilang nawawala. Bata pa po siya, parang nakaputi lang po. May mukha. May mukha, pero hindi po siya tumitingin. Nakayuko lang palagi. Naglalakad-lakad lang po sa ano, sa gilid-gilid, paikot-ikot. Pag nakikita ko po, umaalis na po ako. Hindi po ako nagtatagal dito. Kakatakot. Kay Ginang Imelda, isang guro na nakatira sa Barangay Timbao, pinaniniwalaan daw na may elemento sa ilog na nangunguhanga ng buhay.
Anak ko nga po ay kasama rito. Nung time na siya inilubog niya yung ano, naligo ko kami. Nung time na inilubog niya yung kanyang paa dun sa mismong tubig, naramdaman niya po na ang kanyang paa, ang isang paa ay parang may umihila. Totoo nga kaya ang mga kwento ng kababalaghan tungkol sa ilog? Meron kaya talagang elemento na nangunguha rito ng buhay? O may iba pa kayang dahilan kung bakit nangyari ang mga iba't ibang sakuna? Siguro marahil ngayon mayroon mga taong hindi natin nakikita na mga katulad ang sinasabi ng matatanda lugar, maaaring kanto. Para alamin kung may elemento ba talagang nagbabantay sa ilog na nagiging sanhidi umano ng pagkalunod ng ilang mga dumadayo dito, magkahiwalay na susuyurin ng aming mga kasama ang ilog. Ang paranormal expert na si Alex Angeles, kasama ang psychic na si Ana de la Cruz, pupunta sa isang bahagi ng ilog. Samantalang ang psychic na si Sunny de la Cruz naman ang kakausap sa elementong tagapagbantay umano ng kabilang bahagi ng ilog. Habang naglalakad sina Ana at Alex, sinulubong na umano sila ng ilang duwende. Agad naman nag-alay ng insenso sina Alex at Ana. Biglang pagbibigay galang sa di umano yung mga duwende. Naglalaro ah. Sige po. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, panibagong presensya naman ang kanilang makita. Ayon kina Alex at Ana, isang lalaki umano ang nagbabantay sa bahaging ito ng ilog. Medyo masama loob ng konti, pero presensya na, hindi naman ako plano magtagal dito. Sa totoo lang, meron nagbabantay dito. Bantay. Pero galit. Nakamoy ko siya. Ako, nakakaamoy ngayon sa kanya. Kita mo yung parang isla na yon na maliit na yon. Para may katawan na umano dun eh. Either may nawala o dyan nag-landing yung katawan. Muli namang pinakiramdaman ni Alex ang lalaki at babaeng di umano'y kanilang nakikita. Isang dayo sila dito eh. Hindi siga rito. Parang ibang dating niya. Para bang naakit siya ng lumawoy. Pero bata yun. Hindi ako kumuha ng dahon dahil kasi yung hindi ako binigyan ng permiso ng elemento dyan. Ako kumuha ng sample. Pero kailangan natin ng sample, iba na lang pinakuha ko. Basa sa nakikita ni Ana at Alex, bawat bahagi ng ilog may iba't ibang umanong elemento na tagabantay. Yung mga elemento kasi rito, kumbaga nga, yung engkanto. Kaso may kanya-kanya silang teritoryo. Dito ko, dyan ka, hanggang dyan ka. Hanggang dito lang tayo. Pero dito, merong aksidente nangyari dito. Aksidente lang yun. Iba eh, iba yung dating dito. Prominente sa akin dito yung babaeng ano, nakuputin na naanda, nakapwesto doon sa may parang puno. Ito? Oo, yeah, sa may puno na yun. Kaya magbibigay lang na yun ng konting pagpugay. At para magbigay respeto at pasasalamat na rin sa mga elementong naninirahan dito, nagsindi ulit ng insenso si Alex. Medyo mayakap sa akin. Okay lang. Ano lang yan, nagwe-welcome lang. Welcome daw. Welcome. Agad naman sinagawa ni na Alex at Ana ang pagtatawas upang maipakita ang mga elementong nagbabantay sa ilog. Sa unang daan pa lamang ng papel sa apoy, tila figura ng isang lalaki agad ng lumito. Yan o. Oh, pati ilong niyo. Kuha ngayon, kahanap tayo, may kasama siya. Kasama din siya sa litratong nila. Sunod naman lumito sa tawas ang di umano'y nagbabantay sa tubig. Yan yung nagbabantay dyan. Ito yung nagbabantay. Ayan.
Isang animoy babae naman daw ang lumitaw sa imahe sa ikatlong pagtatawas. Ito siya, oh, medyo malabo, malungkot. Ayun, medyo malabo, babae. Matapos makita ang mga imahe sa tawas, agad naman sinunog ang papel. Para mapalaya sila ulit. Kumbaga nga eh, temporary, pinagbigyan tayo makuha yung larawan nila. So, temporary lang yon para lang ma-identify lang natin. Pero after that, since hindi naman natin sila tatabuyin or aawayin or anything, pinapalaya natin. Naghanda muna si Sunny ng 4 na pirasong barya at bato sa kabinasa ng tubig na galing sa ilog. Anya, may panggagamitan raw ang mga ito. Nagsama rin si Sunny ng isang taga-barangay Timbao na makakatulong niya sa pagkilala sa sinasabing nilalang na namumuhan ng buhay sa ilog. Kasi lahat ng makikita ko, makikita mo. Kaya lang hindi yung talagang alcohol vision makikita mo. Sabihin mo ko ano makikita mo. Kumuha ko ng isang taga rito. Hindi ko maalam na security guard pala. Ngayon, para talaga yung nakikita ko, kasi mahirap panwalaan yung tulog natin. Tayo nakakakita, sila naman na hindi. Kaya ang ginawa ko, pinarehas ko para masabi niya rin yung nakikita ko. Ulit ako. Labo. Ano? Malabo, parang ano lang. May bata na nakahubad. Ilan ang laki? Maliit lang ako. Babae, lalaki? Lalaki ako. Ano pa? Puno lang ako, mga puno. Anong puno? Eh po, ano pangalan puno na ito? Puno lang, puno may mga mabuti. Sama-sama. Hindi nakatira sa puno, kahit tama? Hindi ako. Muling binisil ni Sunny ang daliri ng gwardya, kasabay ng pagbasa sa mga paa nito ng tubig mula sa ilog upang mas lalo raw nitong makita ang mga pangitain o manok sa ilog. Matanda ho, matanda, matanda. Matanda? Oo. Salamat ni hindi pa pakita yan. Matanda. Ano yung tsura? Kulubot ho mukha, kulubot. Kulubot, babae? Babae rin ho. Yan ang kumuha ko rito? Oo. Tatakot ka ba? Oo na. Ha? Oo. Tatakot ka lang? Tatakot. Mamumutla na. Matapos malaman kung sino ang nilalang na maaaring namumuhan ng buhay sa ilog, tinigil na ni Sunny ang pagpapakita ng imahe kay James. Yung puno, kaya mong itres kung saan. Yan ba? Doon po, doon. 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 At ang mga bariyang hinanda kanina ni Sunny. Yung bata sa may siminto. Doon. Oo, doon. Doon po sa may siminto. Nakita ko yung puno, akala niya yung puno dito. Sabi ko, tumalikod ka para matres natin kung tama yung nakita mo. Ginanong ko, sabi ko, tumalikod ka. Tinuro na yun ng tao. Sabi ko, tar doon. At nandun ka ako yung nakikita mo. Nilapitan ni Sunny at James ang puno sa gawing likuran para bigyang alay ang umano'y elementong nanirahan doon. Sige naman kung ano sasabihin sa'yo, ha? Muli naglabas ng 4 na barya si Sunny. Nagkakaya kami ng 4 na coins na puro piso. Puro piso. Kaya sa'yo pare-parehas eh. Itong piso, piso lang. Kung 5 piso, 5 piso, 4. Para sa akin? Parang handog. Palit. Para hindi na kumuha ng panibagong buhay. Kaya. Nakarag yung sinabi. Wala ako. Tingin lang. Nakatingin lang. At dahil ayaw umanong makipag-ugnayan na matandang babae kay Sunny, saan natin yan? Diyan. Diyan lang po. Nasa pinandan lang. Isang paraan naman ng pagtatawas ang ginawa ni Sunny upang malaman daw kung may nais bang iparating ang elementong nakita ni James sa kanyang pangitain. Ang papel na sinulatan ng gwardya ng kanyang buong pangalan, pinahiran naman ni Sunny ng langis. Lahat ng letra na lalabo sa paningin mo, surat mo nga. Kasi meron dyan eh.
saka yung letrang kay Kilos. Pinagmasdang mabuti ni James ang mga letrang nakasulat at saka sinulat isa-isa ang mga letrang gumagalaw raw sa kanyang paningin. Para makakilala, total ayaw salita eh. Tinawas ko na, suot mo para mo. Hanggang sa ito nga lumabas. Mismong pangalan nung kumukuha rito yung matanda. Kasi ka, lahat ng pangalan mo, lahat ng letra ng pangalan mo, may gagalaw dyan. Kaya lahat ka ng gagalaw na letra ay sulat mo. Yun na ka ako ang pangalan ng matanda. Kasi ang nagpapagalaw nung mga letra, yung mismo nandito para makilala lang. Kasi ayaw salita eh. Nang matapos ang ritual, ito ang lumitaw na salita. Nakuha mo na kung sino. Tingin. Nakakita mo ba? Ha? Ano yung daw ang pangalan niya? Ha? Yan ang pangalan. Kang matanda. Kasma, parang tumitingin mo. Ha? Tumitingin. Ito mo tatanong mo. Baka pagitaan ako. May mga naniniwala man sa elementong nagbabantay at nangunguha di umano ng buhay dito sa ilog. Isa naman si Mang Danny Pulsena, isang maninisid sa ilog na yon, ang di naniniwala sa pangyayari dito. Delikado talaga, delikado. Lalo sa mga bata na mga walang kasama, walang mga kasama matatanda. Napakadelikado talaga. Kasi tulad na ito, mababaw. Tiwala ka, gawa ng mababaw. Hindi ka marunong lumangoy. Bila ka pumunta rin, ipababa ang tubig. Pag nalaglag, karunay kang marunong lumangoy. Sabihin nila na hinila kung ganun. Siyempre, maraming dahilan. Hindi nga marunong lumangoy. Ayun, ganun. Nalulunod. Dito tayo ngayon sa Barangay Timbao. Ito yung sinasabi nilang ilog na nandito na nangunguha raw ng buhay ng tao, lalo na sa mga baliwan. So, ako na mismo yung pagsuswimming dito, dilibutin ko siya. Tapos, tingnan natin kung ano yung geography ng ilalim ng water. Kung pantay ba yung apakan mo, or kung may biglang lalalim. Tapos kung gaano kalakas yung current, kasi meron siyang parang waterfalls dito. Unang lusong ko pa lang sa tubig, kakaiba na agad ang pakiramdam ng lupang aking nilalakaran. Ayan o. Mas mausap ka ng konti dito. Yan o. Lalim na. Lalim na to. Kung titingnan ay mababaw, pero may kasabihan nga, looks can be deceiving. Okay siya hanggang ano eh, until like halfway eh, parang yung kung hatiin mo siya lengthwise, kung dito ka manggagaling, parang pababa yung slope niya, pero natatansya mo naman. Pero pag abot mo na sa banda gitna, parang biglang lumalambot na yung lupa sa ilalim, and it just gives. Kahit katulad kanina nung naglalakad ako, bigla lang akong napalubog na ganun kasi nga bumigay yung tinatapakan ko sa ilalim. Now, that could be a danger for sa mga taong hindi masyado marunong lumangoy. Sinubukan ko rin lapitan ang bahagi ng ilog na malapit sa pader. Pagdating mo dun by the wall, iisipin mo medyo mababaw ulit dun. Pero hindi. As pagka lumagpas ka dito sa kalahati, talagang lagpas tao na yung depth niya. Lumangoy din ako papunta sa sulok ng ilog na sinasabing madalas pangyarihan ng pagkalunod. Tapos yung ginawa ko dito kanina, yung lumubog ako na nakalabas yung kamay ko. Yun yung lalim niya. About 10. Lagay natin max, it could range, eat any part there could range from 7 to 12, 15 feet.
doon banda sa may wall. And then yun nga, yung sand sa ilalim, nagka-crumble if you step on it. So, yan, bigla ka lang lulubog doon. Pinakaramdaman ko rin ang daloy ng tubig o water current. The current right now wasn't so strong. Wala akong problema sa current. Nung dumating kami kanina dito hapon, parang nakita ko siya parang mas malakas. Pero ngayon magagabi na halos wala na. Walang problema. Steady naman siya. Medyo cloudy lang because of the mud sa ilalim. Wala ka talaga makita underwater. Pero it's a nice spot, di ba? Pwede siya masarap mag-swimming. Steady. Matapos languyin at inspeksyonin ang bawat sulok at parte ng ilog, para sa akin, iisa lamang ang malinaw at maaaring nagiging dahilan ng aksidente rito. Kunyari, ibang baguhan sa swimming, and they experience that, di ba? Yung confident ka na abot mo yung depth ng pinagsiswimmingan mo. And then biglang babaksak kang ganun. For a novice swimmer, pwede siyang magpanik, baka lunok ng tubig. And then, dun magsa-start yung cause ng paglunok niya. Katulad ko naman, which I just said kanina, I'm so out of shape, I could get cramps. May elemento man o wala, may katotohanan man ang kwento ng mga taga-barangay Timbao ukol sa nangunguha ng buhay sa ilog. Iisa lamang ang aking laging pamantayan. Sa lahat ng bagay at lugar na aking pinupuntahan, ang magdasal at humingi ng proteksyon sa lahat ng aking gagawin. Before I went into the water kanina, I said a small prayer, di ba? As I do, you just have to know how to protect yourself. Kasi yung mga ginagawa natin dito for the show is not really something you do every day. So, di ba? Anything you can do that will protect you, di ba? Just ask for a blessing, ask for guidance. You know, simple prayer. Bagay at kaganapan na sa dyan hindi may paliwanag. Pero hindi naman ibig sabihin na basta na lang tayo maniniwala sa mga haka-haka o kwento. Dapat itong patunayan sa sarili nyo. Ako si Ryan Eigenman. Sa mga mata, sa lasa ng pandilim, palawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo.